Hello sa inyo guys, ako si Kuya Ro, magbabalik sa isang panabagong video. Nasa screen natin ngayon ang aking messenger. So nakikita niyo yung chat namin ni Lloyd, yung mga sinend sa kanya, mingi siya ng tulong kung ano, kung paano ko nag-gets. At yun, tatryin natin na tulungan siya o ishare kung paano ko nag-gets yung mga sinend sa kanya. Although, dun din yung pinakaunang consultation ko sa Victoria. Ang nangyari naman noon, 3 years ago pa yon, is nag-walk-in ako. Talagang pumunta ako doon. Ngayon kasi pandemic, hindi ka na pwedeng mag-walk-in sa Victoria. Kung mapapakonsult ka sa Victoria, magbubuko online, which is meron tayo niyang tutorial kung paano mag-book. Pag nakabukbuka ng consultation mo, pag dumating yung consultation date mo, yung mismong araw, so, doon magaganap na mag-uusap kayo ng doktor. Ayun, basically, magkakaroon kayo ng ideya kung anong nangyari sa consultation. Pero kung gusto mo naman ng mas detalyado at saka masasabi kong kompleto na rin kung ano nagaganap sa isang consultation, pwede mo panoorin mamaya itong video na to. Asan ba? Basta dito, sa upper part ng video natin. Isipan ko na gawan din ng video to guys kasi napansin ko na parang padami ng padami no, yung natutulungan natin na i-direct sa Victoria by Love Yourself na mga kapatid natin na magpa-consult niya. At ngayon masaya ako na dumadami kayo na nagpapa-consult kasi mahalaga talaga. Balik tayo sa messenger ko. So ito si Brother Lloyd. So yan, may siya ng tulong natin. Tapos tinanong ko siya kung kailan yung consultation niya. Ito lang palang 26. Ayun, para sabi ko matulungan ko siya, pakipasa lahat na as much as possible, sunod-sunod, tapos din na. Ayun, in-interview, basically in-interview ko siya, tapos, yan. Nung, sabi ko sa kanya kung meron na siya, after niya mag-book ng consultation, kung meron na siya natanggap na email. So, eto, try natin guys. So, ang sabi parang after consultation to. Ay, after niya mag-book, ito yata yun. So, basahin natin. Yung online consultation via Zoom is scheduled on August 19 at 2 p.m. August 26 naman nangyari. Baka na-postpone. And okay, hindi niya na-confirm. So, please confirm your availability on the scheduled date and time by replying to this email. Please download the Zoom app prior to the scheduled meeting time. Please take note that I will only be keeping the meeting room for 10 minutes. If after 10 minutes you fail to show up, the consultation is considered cancelled and you will need to reschedule your appointment. So, dito muna tayo sa taas. So, yun guys, via Zoom yung kumbaga magaganap na consultation, yung pag-uusap niyo ng doktor. Ibig sabihin, magda-download ko ng app na Zoom, pwede yan sa phone, pwede yan sa laptop, computer. So, yun, bale, doon sa araw ng mismong consultation mo, mag-aantay siya ng mga 10 minutes, pag wala pa din. May instruction naman to, guys, okay, mag-alala. Baka mamaya mababasa natin. So, yun yung sinabi dito, tapos sinabi below are the details of your Zoom meeting. To join the meeting, just click the link below. Oh, ayun, guys. Feeling ko, teka lang ha. Hindi ko alam kung before consultation na to o pagkatapos niya palang mag-book, sinanda na siya nito, no guys? Pero ngayon, baka malaman natin. So yun, sabi to join the meeting, just click the link below. So ang topic is, ala, putol ata. Hindi tingnan natin. Dinownload ko ito eh. So ang topic ng consultation is HT o yung hormone therapy. Initial, ito yung pinaka-first ever niya na ni Lloyd. So, August 19 dapat. Pero hindi siguro natuloy. Oops! Oh my gosh. Ano na. Ito kasi guys, nagbibenta kasi ako ng ano yun, ng tea binder, minox sa Facebook page.
Tapos, yung pangalawang sinend sa kanya, ito nga yung link ng Zoom meeting. Ibig sabihin, pag may app ka na, Zoom app, tapos nakapag-login ka na doon. Kasi kung wala ka nun, kailangan mo mag-register, guys. Before the consultation mo to i-click, so pipindutin mo to, hihingiin kasi sa Zoom yung meeting ID, so input mo lang yan and password para makapasok ka doon sa meeting yung dalawa. And huwag kayong maglalagay, hindi naman nila yung nire-record o isa-share sa iba, kasi pag sinabi ng medical record, hindi pwedeng i-share sa iba yan. And anyways, itong ginagawa natin ngayon for educational purposes lang, at I don't think na masama to, kasi in-educate ko lang kayo kung ano yung mga dapat nyo expect para ano yun, alam niyo yun, malagay sa maging at peace na kayo, na hindi na kayo mag-alala kung ano yung mga nangyayari, may exam ba dito, baka hindi kayo matanggap, baka hindi kayo masaya, mga ganun. Huwag kayo mag-isip ng ganun, guys. So ito. So in addition, I will be attaching a consent form to this email for you to review and read over. Anong sinabi? So ang sabi niya dito, ayaw nga pala, guys, ginawa ko tong video na to para mas madaling maintindihan ni Lloyd at para i-share din namin sa inyo. Okay. So in addition, sabi niya kasi dito, nag-attach lang daw siya dito ng consent form, ng isang form, para i-review mo lang at basahin ng mabuti. Sabi eh, you may air any questions or clarifications regarding any item on the consent form that you may find unclear during your online consultation with me. Bale, okay. So, ibig sabihin, advance ito na sinend. Sorry. Okay. So, ibig sabihin, guys, my brothers from YouTube, sabi dito, kumbaga eh, oo nga, naalala ko ganito din yung mga nangyari sa mga ibang kapatid natin na nagpa-consult din. Before, wala pa yung consultation date, may mga sinend na form. Basahin mo lang daw yung form na binigay niya, tapos doon sa mismo consultation, itanong mo, pwede ka magtanong kung halimbawa merong isang part doon na medyo malabo sa'yo, pwede mo yung itanong. Siguro, okay, August 19. Ito, guys, ito na yung mismo consultation date na niya talaga. Sabi niya, unstable daw kasi yung internet connection. So, yun, humingi ng schedule. So, hindi ko alam kung si Lloyd yung nag-set nito. Kung ikaw yung nag-set nito, Lloyd, o si Doc. So, anyways, meron siya reminder dito na sa last 12 na nga daw ng August 26. Yun. So, sumagot naman si Lloyd. Tapos, ano to? Yung form na siguro to. Sa tingin ko naman, once na magawa ni Lloyd yung pinapa-lab test sa kanya, kung wala naman problema, sa tingin ko naman, bibigyan na siya ng reseta. Tapos pwede siya mag-start. Nakapag-start ka ng HRT mo, considering na walang problema sa lab test mo or doon sa mga kailangan nilang malaman sa'yo. So, yun guys, wala namang pinapasagot dito na kapag di mo na ipasa, hindi ka na pwede mag-HRT. Anyway, ang gusto lang naman nila is malaman na ito talaga yung gusto mo. So, huwag na kayong kabahan sa mga kinakabahan, guys. Pwede kayong ma-excite, pero huwag kayong matakot kasi wala naman nakakatakot sa sa consultation. And, okay. Ulitin ko lang, ang consultation, hindi lang siya once, okay guys. Ito ay ulit. Hindi naman monthly. Depende na yan sa magiging consultation. Bawa ngayon, consultation ni Lloyd. So, nagpasa na siya ng lab test. So, dun na nakadepende ulit kung kailan ulit yung consultation niya. After 3 months ba? After 6 months? Di natin alam. Okay? Hindi ko nga pala natanong sa kanya kung meron na bang bayad niyan. Pero kasi ang Victoria kasi, guys, community center siya. Basta ang sister kasi, mag-donate ka lang, okay na, sapat na sa kanila para mag-continue yung service nila sa atin. Yung kaya lang natin i-donate. Pero dito sa case ni Lloyd, no, parang walang sinend na
Last time kasi sa isang kapatid natin, sa isang bro natin, may sinend details. Ganun. So, sinabi lang naman doon is any amount naman. So, yun, mag-donate po tayo. Ako kasi guys, hindi na ako nakabalik ulit doon kasi, di ba Pasay yun, taga Pampanga ako. Tapos nagpunta ako sa Pasay, nagpa-consult ako doon. Nag-stay na naman ako sa Quezon City. Tapos hanggang sa, nag-graduate na nga ako. Tapos, ayun, nandito na ako ngayon sa Cavite. Tapos nung nagtrabaho na ako dito sa Cavite, dito na yung, kumbaga, yung mga lab test ko, yung mga proseso sa HRT ko, dito na naganap. Di na ako nakabalik sa Pasay. So, ayun, kaya, ang naganap lang sa Pasay is yung aking first ever consultation. Yun. So, yun, sana nakatulong tong video na to sa inyo, guys. Click like kung ano kong nakatulong. So, yun, hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat sa panonood. So, magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye!